Okay, so good morning. Okay, so today we're gonna discuss the chapter 2. Okay, so last week, diba, we only discussed the introduction for Visual C Sharp. Okay, so diniscuss natin mga history natin regarding computer, the past, the present for the computer. We already discussed din yung mga early programming languages. Yan, yung mga na-discuss natin. So today, mag-start tayo sa pag-build ng ating GUI, which means the Graphical User Interface. When we say Graphical User Interface, ito yung nakita natin, the interaction between the user and the device. Okay, diba last week, we discussed natin yung hardware and software. Diba sabi natin, hardware is all the tangible parts. Lahat na nakikita at nahawakan natin sa ating computer system. Then we have the software, which means ito yung mga intangible, yung mga bagay na nakikita pero hindi natin nahawakan. Then yung software na ito, ito yung kinagamit natin para magkaroon ng interaction between the user and the client. Okay? So isa sa mga ginagamit para magkaroon ng interaction between the user and the software itself, syempre gumagamit tayo ng mga user interface. Okay? So dito sa user interface na gagamitin natin for the Visual C Sharp. So sabi natin, Visual C Sharp is object-oriented programming. Which means, lahat ng kailangan natin, dinadrag and play lang natin. Okay? Kaya din sinabing graphical user o graphical user interface kasi lahat ng instruction o lahat ng kailangan natin, nakikita na natin. So for example, nakita niyo itong program na ito. Yan, isang example of a graphical user interface. Which means, nakikita nyo dito sa screen. So, meron tayong form. Ayan, nakita nyo sa screen yung form. Then, so pag-click down natin itong button, nakikita nyo, di ba, pag tinatapat natin yung mouse o yung cursor natin dito sa button, di ba, napapansin nyo, blue muna siya. Pag-click ko, nawawala siya, di ba? So, pag-click natin niya, may lalabas na message. So, interaction na yon, di ba? So, pag-click, ay, meron siyang hidden message which is hello world. Okay, so dito tayo magpo-focus ngayon. So, ang chapter 2 natin is getting started with forms and different controls using a Visual C Sharp. Okay, so meron ako dito modules. So, ayan, meron itong mga step-by-step kung paano bubuksan. Siyempre, may mga content natin ng mga notes. Okay, so pag mag-start tayo, sige, close muna natin ito para mag-start tayo. So technically, pag na-download nyo na at na-install nyo na yung Visual Studio 2010, okay, yung mga or Visual Code, kung meron kayong Visual Studio Code, yan, pwede rin naman yun. Okay, so the first step daw, sabi dito, in this short introduction to Visual Studio Integrated Environment or IDE, you'll create a simple C# application that has a Windows-based user interface. Yung Windows-based kasi meron tayong form na gagamitin. So yung interaction natin kasi. So para magkaroon ng interaction between the software, ang gagamitin natin is form. Okay? So this tutorial, assume you have the Visual Studio installed 2003, 5, 8, or 10, or meron kayong 2019 or 2020, o meron din kayong Visual Code, halos labi, mag-work siya, pero mga slightly different lang naman. Pero hindi naman, hindi naman ganun pala kayong pinagkakaiba nila. So gagana pa rin yung mga codes natin. Okay? Okay, so this is the starting windows for the Visual Studio. Oh, so Microsoft Visual Studio na gagamitin. Okay, so ang first step natin sa pag-create ng isang Visual C Sharp. So syempre, doon lang tayo sasabi dito. Oh, mayroon naman step by step. So run the Visual Studio 2010 or any version. Put down the file menu and choose new project. Yan. So highlight Visual C Sharp on the left side. Yan. So step by step naman yan. So gagawin daw natin. Punta muna daw po kayo sa file. New project. Okay. So file menu, new, tapos project. Okay. So gagawa tayo ng isang Windows form application. Pag sinabing Windows form application, yung katulad ng pinakita ko kanina. Okay. So then pag nag-new project na tayo, may lalabas dito ng mga components. Yan, may mga components dyan, yung mga installed templates na such as, mayroon siyang Visual Basic, may Visual C Sharp,
Visual C++. We have the Visual F+, and the other project mentioned database and the test project. Siyempre, kukunin natin or gagamitin natin is the Visual C#. Okay? So, pag na-highlight natin yung Visual C#, okay? Yan. Yan, Visual C#, mapapansin nyo, may mga installed component na siya dito sa gilid. Yung mapagpipilian natin. Okay? So, makita nyo dyan, meron dyan Windows Form application. Sabi dyan, a project for creating an application with a Windows Form user interface. Okay, so, dahil object-oriented nga po tayo. So, meaning, kailangan lahat ng object natin nakikita agad. Okay? Then, meron dito, WPF application, Windows Presentation Foundation Client application. Then, hindi kayo makita dyan, console, a project for creating a command line application. So, technically, ang madalas na ginagamit dyan dalawa, yung Windows Form application tsaka console application. Kung ang subject matter natin is all about programming, magpo-focus tayo sa console. Why? Sa console kasi, dito, puro ano lang siya, puro command type yung gagawin natin. Puro typing, command type, okay. Pero ang gagamitin kasi natin, magagawa tayo ng applications. So, pag gagawa tayo ng application, ang kailangan natin ay Windows Form application. Kaya di ba papasin nyo dito a type of Visual C Sharp for creating application with a user interface. Yun, yung katulad ng pinakita natin. So, more on more, dito tayo magpo-focus. Pero may programming din siya, pero lagi pipiliin natin, kasi console more ang programming lang. Pro type ng command, yan. So, dahil object-oriented tayo, so lagi tayo may design in application, so dito tayo. So, kasabihin natin, design lamang yan, may programming pa rin. Ika nga, di ba sabi natin last time, object-oriented programming, pag sinabing object-oriented programming, lahat ng kailangan natin nandun, di ba? So drag and play lang, drag natin, drag. Tapos, may kita natin yung output, pero wala pa siyang functionality. So para magka-function siya, kailangan natin siya i-code. Okay? So lagi, in short, so lagi lang pipiliin is Windows Form application. Ayan, Windows Form application. Then, papartan nyo lang siya ng pangalan. So, meron dyang name. So, any name will do. So, depende naman po sa inyo kung anong klaseng name yung gusto nyong gamitin. Okay? So, for example, ano ba gusto natin? Hello, Philippines. Hello, world. Kaya, for example, ganyan kahaba title. Kahit ang title naman, walang problema. Then yung location, naka-default naman to once na nag-install kayo. Di ba, pipiliin nyo naman, nung in-install nyo siya, pipiliin nyo yung location kung saan kayo magsisave. Okay? Then solution name, huwag nyo siyang papalitan, hayaan nyo na lang siya yung solution name natin. Okay? So, pag napili na yung Windows Form application, nalagyan na siya ng pangalan, i-click nyo lang is okay. Then may magpa-pop up dyan na Windows, yung new Windows natin. Okay. So, once na nag-create tayo ng new project, mapapansin nyo dyan, meron na siya mga default content. Okay, yung default content. So, dito, ito yung typical Windows natin for a Windows Form application. So, paggagawa tayo ng mga interface, user interface. So, ito yung typical window natin. So, we have the file menu. Yeah, we have the file, edit, view. We have the different project, build, debug, team, data, tools, test, Windows, and help. Which is, isa-isa naman yan, madi-discuss natin throughout the entire duration of semester. Okay? Siyempre, may mga shortcut icon na rin naman dito. Ayan. Which is yung shortcut icon na ikita nyo dyan. Galing din naman po yan dito sa ating file menu. Ayan. Okay? Then, kung mapapansin nyo sa ating left side, sa left side ng computer natin, dito makikita si toolbox. Ayan, makikita. Okay. So, sa left side ng ating screen, kung makikita nyo, meron tayo dyan toolbox. Okay, so mapapansin nyo dyan, which is the toolbox. Ayan. So, sa toolbox, andyan po in lahat ng kailangan natin. So, di ba sabi natin, object-oriented program siya, drag and play. So, lahat dyan ang kailangan natin nandito sa toolbox. Okay? So, gagawin nyo lang naman sa toolbox. So, i-click lang to. Yan, click lang. Then, di-display na lahat ng kailangan natin sa form. Yan, we, ma-click nyo lang yan. Makita nyo yung all windows na yan.
Then, makita nyo, lahat ng kailangan natin nandyan. Then, sabi nga natin last time, drag and play lang siya. Okay? So, pag kinik nyo ulit sa labas, mapapansin nyo, babalik yung toolbox dito. So, para hindi na kayo pabalik-balik pag ganyan, gagawin nyo, itong toolbox na to, yan, click nyo lang yung toolbox, tapos pindutin lang to, Windows position, ayan. Then, piliin lang yung dock. So, pag sinapag, meron siyang float, meron siyang dock, dock as tab or hide. So, piliin lang natin yung dock para automatically nandun na siya. Ayan. So, ito yung ating toolbox. Which is in toolbox, makita nyo rin yun sa view. Ayun, toolbars. Ayan. Okay? So, sabi din dito, ayan, meron mga tayong step by step. Ayan. Okay, so, susundan nyo lang naman din yan. Okay. Then, makita natin sa left side, sabi natin, we have the toolbars. Yeah, we have the, toolbox. Which is a toolbox, makita rin din natin siya sa left side. So, pag wala, nandito lang siya sa view. Okay. So, this is the toolbox. Next. Makita nyo to. This is our form. Okay. So, yung form na nakikita niya, yun yung gagamitin natin para mag-design tayo. So, dito tayo mag-design. Diyan sa form. Dito tayo gagawa ng application. So, dito tayo gagawa ng UI or user interface natin. Dito sa form na yan. Okay? Then, sa kanan screen nyo naman, on the upper right side of the screen, mapapansin nyo yung Solution Explorer. Dito sa Solution Explorer, makikita nyo lahat ng ginagawa natin. So, meron tayo yung Form CS. Ito yung Form CS. Ayan, Form CS. This is the Form CS. Then, later on, makikita nyo yung Program CS. Okay? So, yung Form 1, ito yung design. Tapos yung program natin, yung mga coding natin mamaya, kapag meron na tayong nilagay dito sa loob ng ating form. Okay? So yan. So yung ating solution reference. Then, sa lower right screen, makita nyo naman yung properties. Okay? So sa properties, nandito lahat ng kailangan natin. Kung paano natin i-manipulate yung ating project. Yan. So nakita nyo is the properties. Then, nalagay dyan form 1. Meaning, kung ano yung mga naka-highlight natin na icon o kung ano yung mga naka-highlight natin na sa galing toolbox, meron kanyang-kanyang properties yan. So, halimbawa, maglalagay kayo ng button, may properties siya. Maglalagay kayo ng dataset, may properties siya. Meaning, lahat yung nasa toolbox natin may properties. So, ito yung papakilaman natin mamaya. Which is si properties. Then, meron tayong toolbox, Solution Explorer, then may properties tayo. Then ito sa baba, nakita nyo yung output. So ito yung ating output screen. Dito sa output screen na to, dito nyo makikita once na dinibug natin yung program natin. Kung magkakaroon ba siya ng error, kung saan may error, kung saan siya nagkaroon ng error, so ilalabas dyan sa output box. So sa output screen. Okay? Then, ang pinaka-importante, once na nakapag-create na tayo ng application, syempre itong play button na yan o yung debug button na yan. Meaning, pag sinabing debug, iti-test na yung application natin kung magkakaroon siya ng error or wala. So, debug yan. So, ang shortcut niya is F5 sa screen. Yan. So, F5 dun sa ating keyboard. Okay? So, ito yung mga typical content ng ating Windows, Microsoft Visual Studio Windows. So ito na yan. So ito yung mga content. Okay? There we have the toolbox. Siyempre, di mawawala, is form. Automatic lagi, everything na kikreate kayo ng new program, lagi siya may kasamang form. There we have the Solution Explorer. Nandito makikita, dito niya makikita lahat ng ginagawa natin. Lahat na naka-open. Dito. Aside pang dito, makikita nyo yung mga naka-open, meron tayo dito solution sa gilid. Okay? Then, after that, sa ilalim ng solution, nakadock na rin dyan yung properties. So, yung properties, ito yung papakailaman natin para mapaganda yung ating application. Then, sa baba, we have the output screen. So, yung output screen, ito yung papakita niya kung saan tayo mag... Pinapakita niya dyan kung nag-debug na yung program,
papakita niya rin dyan kung may error in program. Then aside pa dyan, ipapakita niya kung saan ka nagkamali or kung saan line ka nagkamali. Okay? So yan yung ating typical Windows. So which is, nandito rin naman po yung explanation niya. Meron din kayo makikita dyan sa ating manual. Okay. So now we have gonna start our first creation. Okay? So ang gagawin natin, so ito yung ating form, di ba? So dito sa form, lahat ang kailangan natin, i-drag lang natin. Di ba drag? Sabi nga natin, object-oriented programming, so technically sa drag and place. So drag nyo lang, drag. Then sa gilid, nandun yung properties. So kahit sabihin mong form lang yan, pwede natin pakialaman yung properties niyan. Pwede natin, halimbawa, nakita nyo dito, form 1. Gusto natin palitan ng pangalan niyan. Gusto mong i-adjust yung size. Pero pwede kayo mag-adjust ng size dito sa form. Click nyo lang yan. No? Pwede nyo i-adjust yung size niyan. Depende sa gusto nyo laki. Yan. Pwede yan. Or pwede rin nyo nang i-adjust yan dito sa ating properties. Yan. Iangat-angat lang natin para makita natin. So pwede nyo i-adjust yung size niya, which is nandito sa properties. So hanapin nyo lang lahat ng kailangan nyo nandyan naman. So kailangan nyo ng size, hanapin nyo lang yung size. So ayan. Pwede nyo i-adjust yung size dito. Ayan. Pero kung ano, pwede nyo rin naman i-adjust yan dito. Depende sa gusto nyo laki. Mapapansin nyo naman, nagbabago. 517, 297 in size. Pag in-adjust ko, kasabay din yan nagbabago. Okay? That's the size. Okay? Then, para palitan yung pangalan, yung display, yung text ng form na to, yung text na yan, na form mo, gusto nyo palitan. So, pupunta lang di uli kayo dito sa property windows. Hanapin nyo lang yung text. So, search nyo lang yung text. So, ang purpose ng text, para palitan lang yung mga display text. Ha? Display text ang pinapalitan natin. Ano yung mga display text? Itong form 1. So, papalitan nyo lang yung text. So, any name will do kung gusto nyo. Halimbawa, hello. Yeah. Pwede yan. So, ayun na. So, from form 1, in display text na kanina na form 1, pinalitan natin, di ba? So, ginawa natin hello world, which is yung text. Yeah. So, yun. Ang pinalitan natin is display text. So, pag display text, ang hahanapin nyo lang ay text. Okay? Nakuha po ba? Okay. Then, kung gusto nyo palitan ng kulay, o kung ano pang iba pang mga style, gusto nyo nalagyan ng image, talagyan yung kulay, yung background. So, ang papalitan naman natin is background. Hanapin lang din natin sa properties niya is yung background. So, we have the background color, the background image, and the background image layout. So, kung gusto nyo yung kulay, hanapin lang yung back color. Back color, tapos click nyo lang dyan. Hanapin lang tong arrow na to. Yan, click lang yung arrow na yan. Then may lalabas dyan na system, web, or custom. So may mga default kulay naman dyan. Yan. Sa ating system, pwede kayo mamili. Yan. So click nyo lang. Yan, pwede. So, meron dyan web. So click nyo lang sa web. Ayan. Kung yung mga favorite colors nyo. Pero yung mga paggamit ng kulay, depende po sa ginagawa natin na system. Okay? Or gusto nyo i-custom, mamimili na lang kayo dyan ng mga prepared nyo na color. Yeah. So, napalitan na yung color ng ating form. Then kung gusto nyo lagyan ng background, ayun lang din. So, click nyo lang yung background image. Then click lang to. Yung that na yan. Then may mapapop-up dyan na select context. Meron kayong local resource. And we have the project resource. So technically, pag galing sa file natin, so pipiliin nyo lamang yung local resource. Ayan. Tapos import. Then hanapin nyo na lang kung saan nakalagay yung mga picture na kailangan nyo. Okay? Oh, ito. Yeah.
So pag napili niyo na yung picture, import, then click OK. So yun. So mapansin nyo, nagkaroon na ng image yung background natin. Yan. Okay, so adjust nyo lang. Gusto ganyan lang kalaki. Ganyan. So nasan lang siya dito sa background image. Meron tayong background color, then we have the background image. So pwede nyo mamburahin yan. Okay. Yeah. So ulitin natin, background color dito, yan. Meron diyan system, meron diyan web, then may custom. Then we have the background image. So click lang yung background image, may lalabas diyan na dot na to. Piliin lang 'yon. Then syempre laging import. Kasi depende naman sa design niyo, 'di ba? So we have import. Then hanapin lang yung prepared picture nyo. Yan, kung ano mga gusto niyo picture. Click, tapos open, tapos pag na-display niya yan dyan, click nyo lang ulit, ay okay. Then, that's it, meron ka na display. Okay? Pero kung ayaw mo naman, pwede naman more on kulay lang. So, pindutin lang si clear, tapos okay. Yeah. So, meron ka ng form na may kulay. Okay? So, ngayon, so gagawa tayo ng application na kung saan may pipindutin si user na button, tapos pag pinindut na yung button, may lalabas na message. Okay, so may mga different messages doon na lalabas once na pinindot niya si button. Okay? So, yan. Adjust na lang natin. Yan. Yan. So, ano kailangan natin? So, for example, ito yung gagawin natin. Okay, yan. Okay? So, i-click niya yung button, na-click me, tapos may lalabas na message. Okay. So, kailangan daw natin ay button. So, hanapin lang si button dito. So, minsan ano naman to, alphabetical naman dito. Pero make sure lang nakapindit itong all windows form. Then, so click the button, then drag. Yan. Drag. Then, pwede nyo i-adjust yung size niya dito. Yan, pwede i-adjust yung size dito. O pwede nyo i-adjust yung size din naman dito. Okay, so may size din siya yun. Okay, so click lang yan. Okay. So now, so dapat ang lalabas daw ay click me. Ayan, click me. So para maging click me yan, so papalitan natin yung text display. So ang display text ng is default is button 1. So gagawin natin, papalitan natin yung text display niya. So ang text display niya is button 1. So hanapin lang natin yung text. Ayan. Then from button 1, so, papalitan nyo lang siya ng pangalan. Depende sa pangalan na gusto nyo. Sample, click me. Then, enter. So, from button 1, so ang text display niya na ay click me. So, hanapin lang sa properties, then text. Kung yung form, nilalagyan mo ng kulay. So, syempre, ganun din si button. Pwede mo lagyan ng kulay. So, hanapin, click lang. Make sure nakaklick yung button. Lalabas naman dyan kung yung selected natin yun. Di ba? Sa labas. So, form 1. Pag-click natin yung button 1. Okay? So, pwede nyo naman palitan ng pangalan yan. So, yung display text is button 1. Tapos, yung name naman, para madaling tandaan yung kung anong kino-call out natin, ayan, pwede natin palitan ng pangalan. Bakit kailangan natin, sir, palitan ng pangalan? Misal kasi kung marami, pag marami na tayong button na lagay, diba, isang katutak na button na yan. Tapos, pagpapalitan mo natin ng pangalan. Mapapalitan mo ng pangalan na click me. Mapapalitan mo na exit clear. Siyempre, pag pinoding na natin yan, so parang pag masyado ka na madaming button, hindi natin alam kung alin yung button yung pinipindot mo. Diba? So para daw mas madali hanapin yung button na kailangan natin, pinapalitan siya ng name. Okay? Magkaiba po yung text sa name. Yung text is yung display text. Yung name, yung pangalan ng button mismo. So ngayon, itong button na to, so pwede natin palitan yung pangalan niya. So hanapin niyo lang yung name. Yan, yung name. Yan, name. So ang purpose niya, para madali natin siyang hanapin. Halimbawa, kahit anong pangalan naman, para madali niyo lang tandaan, sa button, click. Yan. So, napalitan na siya ng pangalan. So, pangalan niya is button. Button click, bitin click. Pero yung display text niya ay click me. Magkaiba yun ha. So sabi ko nga, pwede natin palitan ng kulay. So hanapin lang po si background color. Ayan, so background color.
Hanapin nyo lang yung gusto nyong kulay. Yan, ganun din. Ito na ginawa sa form. Ang favorite color nyo. Ang bawa, black. O, yan. Tapos, pwede nyo nilagyan ng image. Yan. Siyempre, pwede nyo palitan ng font. So, hanapin nyo lang yung font dito sa property. So, ayan, meron tayong font. Tapos, meron tayong font color. O, yan. So, font color, syempre, back yung black yung background natin. So, pwede nyo palitan. Click nyo lang. Tapos, white. So, ayun na. Naging white na yung text. Kung gusto nyo act niya naman yung font style, hanapin lang yung font. Tapos, click lang yung tatlong dot na yon. Then, lalabas yung property windows ng font. Loading lang. So, antayin lang natin. Medyo nag-loading. Yan. So, nagpa-pop yung font properties. Di ba? Then, pipili na lang kayo ng mga available font dyan. Depende kung anong klaseng font yung gusto nyo. Kung ano yung meron dyan. Pipili na lang kayo. Tapos, ano ba siya? Naka-bold. Yan. Tapos, meron siyang sizes. 12. Tapos, okay. So, papansin nyo, ayan. Nagbago na yung text natin. Pwede nyo adjust ito, yung size. Yan. Pwede nyo ilipat-lipat. Yan. Pwede nyo palitan ng color background. Ayan, background color. Pwede nyo lagyan ng image yan. Depende na lang sa gusto nyo kung lalagyan nyo siya ng image. Yan. Tapos, lalagyan nyo siya ng font. Kaya papalitan nyo ng font style. Ayan. Tapos, kung gusto nyo palitan ng kulay, yan, font color. Okay? So, nasusundan po ba yon? So, napalitan na natin yung mga properties natin. So, yung mga ibang properties yan, madidiscuss pa natin yan throughout. Okay? So, yan. So, ngayon, so pag pindut natin to, yung start debugging natin. So, papansin nyo, may mga, ito yung output windows natin. Diba? Yan, So, zero error, warning message. So, pwede nyo ma-drag yun. Diba? Papansin nyo, makiklik-klik mo na siya. Diba? Pero, wala ka pang functionality. So, na-design na natin yung interface natin o na-design na natin yung application pero wala ka pang interface. So, doon papasok si coding. Okay, so close lang natin. Yan. So, para po mapasok natin yung coding ng bawat device natin, ng bawat icon natin, gagawin lang naman natin double click yung icon. Double click lang natin yung mga i-code natin. Halimbawa, itong button natin, i-code natin. So, double click nyo lang yan. Okay. So, pag dinouble click natin ngayon niya, mapapansin nyo, may lalabas dyan. Okay? So, may lalabas dyan na command prompt o yung command line niya. So, command line. So, mapapansin nyo, kahit wala pa tayong ginagawa, may mga default code na siya. Okay, yung mga default, makikita nyo dyan, meron tayong UC, namespace, ito yung title natin kanina. Yan. Okay? So, ano-ano po ba yan? Okay? So, dito sa screen, makikita natin dyan, okay. So, once nag-open tayo, ito yung lalabas. Naka-default na agad yan. Yung nakita nyo sa screen. So, naka-default agad po yan. Kahit wala pa tayong ginagawa dito, so automatically, may mga default settings na siya. Okay? So, yung nakita nyo dyan sa screen, yung mga using na yan, using system, collection, generic. Yeah. Pag magpo-focus tayo more on programming, tayo magta-type niyan. Tayo magta-type niyan. Okay? Pag nag-focus tayo more on programming. Okay? Kaso dahil nagpo-focus tayo more on designing, so ito naka-default na 'yan. Okay? So nakalagay diyan using is a keyword used to include libraries or namespace in your program. So ang purpose lang ng mga using na 'yan para makapag-create na tayo ng program natin. Kasi bawat isa na yan may kanya-kanyang pa. Halimbawa ito, data para makapag-input tayo ng data, makapag-input tayo ng drawing, makapag-input tayo ng text, ng window. So, yun yung mga ginagamit na namespace. Okay? Then, makita din natin yung board na namespace. So, yun katulad dyan. Namespace, ito yung program name natin, di ba? Then, yung namespace. So, sabi daw, namespace is a collection of classes. Pag sinabing classes, ito yung kabuuan. Diba? So maraming siyang part. Okay, sa halimbawa, class 1, class 2, class 3, o cluster 1, class 2. So mga part siya, ika nga. So sabi, namespace is a collection of classes. So ibig sabihin, siya yung una, siya yung kabuuan.
Okay? Then, after that, makita niyo yung word na public tsaka private. Ano yung pinagkaiba ng word na public tsaka word na private? Pag sinabi natin public ito, katulad itong form public. Yan, form public. Tapos itong button natin, yun, B10, di ba? B10, click, private. Meaning, pag may binago tayo dito sa public na yan, at nako, dito open close parenthesis, meaning niya isang buo yan. Pag may binago tayo sa public, dahil naka-public siya, lahat ng laman ng form mababago. May magbabago sa laman ng form. Kaya tinawag siyang public eh. Okay? Pag sinabi naman private void o private, kung anong gagawin natin sa private sa loob ng asterisk na to, sa kanya lamang. Okay? Pag public in general yon. Pag private, selected lamang. Kung ano lang yung pinapakailangan natin. Yun yung pinagkaiba ng public tsaka private. Okay? Tapos ito mga private void na yan, lalabas yan once na dinouble click natin. So ito yung mga public po, public tsaka private. And sabi dyan, this is the event handler method which is automatically created by Visual Studio when you double click the icon or the toolbox icon on the design form. You don't need to worry about the complexity of the method name or the parameter based on the method. Okay? Sabi daw, automatic daw yung private void na yan. Once na, sabi natin, i-double click natin itong click me. Ayan. So, ito yun, private void. Automatic yun. Okay. Kaya tinawag siyang event handler. Okay. So, ito public form. Naka-default din sa form. Ayan. Kapag may binago tayo sa form, damay lahat. Pag sinabing private, kung anong gagawin ko sa button, sa kanya lang. Okay. So, di-double click natin siya. Ano pangalan ng button natin? Ayun na, BTN click. So, pag dinouble click natin siya, ito yung events niya. Ayan, lalabas na yung private void. Kaya nga sabi natin kanina, bakit mahalagang papalitan yung name? So, para alam natin, pinipindot natin ay button ng click. O yan, button click. Then, dito tayo mag-create ng program sa loob ng button natin. Okay? So, ngayon, sabi natin, kailangan daw na pag pinindot ni user yung button na click me, may lalabas na message. May lalabas na ganito, Hello Philippines. So ngayon, itong mga words na yan, ang tawag dyan is label. Okay? So, ang output ng click me ngayon, ilalabas natin o i-display natin sa label. So gagawin lang natin ay label. O yun, click lang si label, then drag. Yan. So same din yon. Si label, pwede niyo palitan ng pangalan. Ayan, meron siyang name, label 1. Tapos may display text siya na label 1. So pwede niyo palitan yan, display text natin. Okay. So later on muna, i-edit muna natin yung property. So pwede palitan ng properties yan. So pwede mo na palitan ng font size. Ayan, meron din siyang font. Ayan, click lang yung font. Ayan. So pili na lang kayo ng font na gusto nyo. So, may question po ba? So, palitan ng font, style, size, and okay. Yan. Tapos, pwede palitan ng kulay. Depende sa kulay na gusto nyo. Diba? Yan, dilaw. Yan. Hindi masyadong maganda. Ah, sige, red. Yan. For example, yan. Pero ang sabi natin, ang i-display natin, ang doon i-display is yung Hello Philippines o Hello World, di ba? So gagawin nyo lang, tatanggalin natin siya ng display text. So patatanggalin na natin siya ng display text. Ayan. So tatanggalin lang yung display text. Ayan, bubarahin lang natin yan. Ayan, bubarahin natin. Then automatically mawawala siya. Yung display lang. Pero pag hinighlight mo yan, nandun pa rin naman yung label 1. So, ang purpose kasi natin, di ba, pag kinik siya, dun pala mag-display yung message. So, syempre, pag nakalagay agad yung label do, nakikita natin may nakalagay agad na label 1. So, para malaman natin na may hidden message yun, sibinura lang natin yung text message, ay yung text display. Okay? So, ngayon, so meron na tayong button, then meron na tayong label, ayan. Tapos, ngayon, pa-code na natin si click me. Pag pinindot si click me, may lalabas na message. So, pindutin lang natin si click me. Ayan.
Then, dahil naka-private void tayo, doon tayo, kung ano yung gagawin natin sa button sa kanya lamang. So, ngayon, gagawin natin is, pag pinindot si button, may lalabas na text. So, ang gagawin na natin, i-call lang natin kung saan siya mag-display. So, anong pangalan ko sa tayo mag-display ay level 1. So, i-call lang natin si level 1. So, gagawin na type nyo lang ay LA. Di ba papansin nyo, may lumalabas nung bawat, ibig sabihin type tayo ng letter. So, ang tawag dito ay intelligence. Okay? Pag sinabi kasi intelligence, every time na ano, na magta-type kayo ng letter, yeah. IntelliSense is a general term for various code editing feature including code completion, parameter info, quick info, member list. IntelliSense is feature are sometimes called by other names as code completion, content as assist, and code hitting. Ibig sabihin, every time na magta-type tayo, magbibigay siya ng hint kung ano yung mga kailangan na. About, tinipe ko LA. Lahat na may word na LA, input language, label 1, label editing. So, lahat ng wordings na merong LA, so di-display niya. Ang tawag dyan ay intelligence. So, kailangan natin makapag, may di-display siya. So, type, kung saan natin i-display yung output? Sa label. So, i-call lang natin sa label. So, type lang natin. Ita-type lang natin kung saan tayo mag-di-display. So, label 1. Sa label 1. Bakit label 1 cell? Kasi ito siya. Oh, yan. Label 1 yung output natin. So, label 1. Then, para mailabas yung output dun sa label, dalagyan mo siya ng extension name na .text. Yan. Type nyo lang .text. So, yung output natin nasa label 1, para ma-display yung text, lalagyan mo siya ng word na text. Yan. Label 1.text. Tapos, lalagyan nyo siya ng equal sign kung anong katumbas na words na kailangan natin. Kung ano yung wordings na i-display natin. Okay? So, label 1, sa label 1, nandun yung output. Para ma-display yung output, lalagyan natin ng dot text. At tapos, lalagyan natin ng equal sign. Ayan. Then, tatype mo lang yung gusto nyong display. Tatype mo lang natin kung anong gustong output natin. So, lalagyan lang natin ng double quotation. Bawa, papakita nyo lang yung message na gusto nyo i-type. I-display. Hello, Philippines. Tapos, lalagyan nyo lang ng semicolon. Okay? So, ang output natin, i-display kay label 1. Tapos, para ma-display yung message, lalagyan nyo siya ng dot text. After that, lalagyan nyo siya ng equal sign, tapos double quotation, tapos doon lalagay yung message na gusto nyo ipakita. Tapos, ended by semicolon. Ibig sabihin, bawat line, kailangan nyo siyang lagyan ng semicolon. Okay, for example, nakalimutan natin lagyan ng semicolon yan. Tapos, pliname natin. Ayan. So, magkakaroon siya ng error message. Ayan. There were build errors. Would you like to continue and run the last successful build? So, yes natin. Yan. Ayan. Nag-run pa rin siya. Pero, ano nangyari? There expected error. So, sabi daw, yan o. Expected semicolon, line 21, column 46, project hello world. So, diba ito yung output natin? Diba? So, syempre, i-close lang muna natin yung, ano, yung output. Yan. So, lalagyan natin siya ng semicolon. Mapapansin nyo naman, kung nasa ring error, meron siyang ito yan. Kung napapansin nyo itong dot na yan. So, makikita nyo ito, ibig sabihin niya, meron kang error. May kulang. Okay? Ganun din kapag wrong spelling ka. Alam mo, may nakalimutan kang letter. Yan. So, magkakaroon din siya ng, parang sa Microsoft Word, di ba? Parang Microsoft Word din siya. Meaning, yung part na yan, meron siyang error. Tapos may message din naman yan. The name Labby 1 does not exist in the current context. Ibig sabihin, walang ganun pangalan. Diba? So, pinapakita naman niya kung may error. Okay? So, syempre, babalik natin si N. Tapos talagyan natin ng semicolon. Lagyan natin ng semicolon. Tapos, pindutin lang naman to save all. Yeah. Then, pag ganyan, i-run na natin.
So, na-run natin. So, ito yung output. Wala naman siyang message. So, pag pinindot natin si click me, ayun na, lumabas na yung Hello Philippines. So, adjust lang natin. So, ang kailangan, ang design lagi dun tayo sa design na yung form design. Tapos, itong form 1CS, dito yung code. Form 1CS, ito yung sa design eh. Tapos, ito yung sa code. So, adjust lang natin. Baka hindi kaya hindi nakita. Yan. Adjust lang yan. So, play lang ulit. Tapos, pindutin natin, which is click me. Ayan. So, yun na. Meron ka ng message, which is Hello Philippines. Okay? So, yan na yung unang application. So, tagawa tayo ng application using button and label. So, ginawa natin, naglagay lang tayo ng button. Yan, naglagay tayo ng button. Pilta natin yung properties niya, which is yung display text. Ayun. Display text. Yan, click me. Tapos, pilta natin yung name mismo. Yan. Nilagyan natin ng background color. Using a back color. Then, nilagyan natin siya ng font color. Ayun, font color. Pag font color is 4 color. Yan. Pag font style, ito, font. Yan. Then, para once nakinik yung button, i-display yung output sa label. So, dinagdag tayo ng label. Ayan, tinag natin si label. Tapos, pinakailaman natin yung properties ng label. Nilagyan natin siya ng font style and font color. Then, dahil nga hidden message muna tayo, tinanggal natin yung display text. So, tinanggal natin yung display text. Ayan. Then, nag-code tayo. So, ginawa natin, dinouble click natin yung button. Then, automatically, mapupunta siya dun yung cursor dun sa private bold na button click. Ayan. So, sabi natin, ang output natin ay nasa label. So, tinype lang natin using IntelliSense si label 1. So sabi natin dito, pwede natin palitanin pangalan ng label. Pwede rin naman din yun. So ang display output natin nasa label 1. Para ma-display yung output sa label, nilagyan natin siya na extension na yung .text. Kasi purpose ng .text is para sa message. Then, equal sign, double quotation, itatype nyo doon kung ano yung gusto nyong message na lalabas. Tapos, ended by semicolon, then ni-run natin. Then, nung pinik natin, nag-display na yung message na Hello Philippines. Okay? So, yan yung first program natin. Okay, so, nasusundan po ba ako? May question po ba dun sa ginawa natin? Yeah. Meron naman po. No po. So, yung step naman nandito rin naman, yung unang step na ginawa natin. Okay. So, ngayon, gawin natin, may display text ka naman. So, may display text ka. Yan, display text. May display text naman tayo. Halimbawa, yan. Yeah, so may display text ka naman. So ang gagawin natin, pag pinindot si click me, mapapalitan yung word ng ano, hello. Yeah, mapapalitan yung Hello Philippines, 'di ba? So gagawin natin same din naman. Ang pinakaiba nga lang, ito may display na papalitan lang yung message. So ganun din lang. So nilagay lang natin ng display yan. Tapos punta kayo din sa form CS. So, in label text natin, same lang din. So, ito lang. Papalitan lang natin siya ng word. Hello, Philippines. Hello, world. Yan. Tapos, save lang natin ulit. Tapos, pag pinindit natin yung start. So, ayan. So, meron ka ng click me, Hello, Philippines. Diba? Meron na siyang Hello, Philippines. So, pag pinindit natin yung click me, yung Hello, Philippines magiging Hello, world. Same lang. Same procedure lang. Yung kanina, secret message yung ginawa natin. Kaya ang tsura ng form natin, blanko tong label. So ngayon ginawa natin, papalitan lang natin yung laman ng display o nung laman ng label. So same lang din. Nasa label. So yun, word natin Hello Philippines. Tapos, si label 1, display niya, papalitan lang natin ng Hello World. So yun, pinay natin. So click me, Hello World na siya.
So same procedure lang ha. Magkaiba. Same procedure lang siya pero magkaiba yung display. Yung kanina, click me para may display yung hidden message. Tapos yung pangalawa, may message ka na, pinalitan lang natin yung wordings. Diba? Yung magkaibang display naman. So same procedure lang din naman. So ganun yung paggamit ng label. Okay? So yan yung pangalawang sample, di ba? Una, yung mga paglalaro ng properties ng label. Okay? So yan. Okay. So, masundan po ba? Sige, tuloy-tuloy lang tayo. So ngayon, so kung kanina, ginawa natin ito. So click me, papalitan lang natin yung content ng click me natin. Di ba? So una, may hidden message ka. Pangalawa, pinalitan yung display text. So ngayon naman, ang gagawin natin is pag pinidit natin yung click me, may pop-up message. May pop-up message na lalabas. Halimbawa, ito, click me, hello world naman yung pop-up message. Yung kanina, di ba ginawa natin, nasa isang form lang. So ngayon, gagawin natin, magpa-pop-up naman yung message. Okay? Siyempre, procedure natin, bubulayin muna natin to. Kasi ang kailangan natin is pop-up, di ba? So, ganun lang din. Yan. So, highlight, adjust na lang. So, yan. So, siyempre, dahil wala tayong label, so bubulayin natin, di ba? So, kapansin nyo, may error message siya, di ba? Kasi nga, wala na tayong label dun sa ano. So, bubulayin natin. So, gagawa ko ng comment. So, yan. Paggawa ng comment yan, double backslash ang paggawa ng comment yan. So, gagamit tayo ng message box. Okay? Ano yung message box? Yung message box natin, ito yung gagamitin natin para magkaroon ka ng pop-up message. Okay? Message box, gana use natin para makapag-pop-up message tayo. Okay? So, ito yung nakita yung sa module, ayan. Pag pinindot daw yung click me, may magpa-pop-up na message. Ayan yung hello world. Okay? So, gagawin lang natin. Okay? Yan. Tatype lang natin yung word na message. Ayan. So, using IntelliSense, pag tinype nyo yung word na ano, hanapin nyo na lang yung katumbas na command natin. So, click lang natin is yung message box. Ayan. Message box. Kung kanina magdi-display tayo sa label, gumamit tayo ng text. Gumamit tayo ng ano. 'Di ba yung sa label display text, so gumamit tayo ng label1.text. Label1.text, okay? So ngayon para ma-display yung output natin sa message box, ang kailangan naman natin ay yung show. Ayan. Show. Okay? So para ma-display yung message sa label, gumamit tayo ng label1.text tapos ito yung command, 'di ba? Ganyan ang ginamit natin. Tapos your message, 'di ba? Ganyan ang ginawa natin sa label. Then ended by semicolon. Sa message box na manggagawin natin yung message box.show na para ma-display siya. Tapos open and close parenthesis. Then lalagyan niyo din siya ng double quotation. Yan. Tapos sa loob niya, yung message mo. Ano ba yung message mo? Hello world. Tapos ended ulit ng semicolon. Okay? So ang purpose ng message box, syempre para magkaroon tayo ng pop-up message. Okay? Para mag-pop-up message tayo. So nung mag-display tayo sa label, ginamit natin yung command na label1.text tapos yung message. Diba? So para may display naman yung output natin dun sa message box, gumamit tayo ng message box.show. Yan. Then open and close parenthesis dun sa loob ng parenthesis, dun natin itatype yung wordings natin. Pero every time na gagawa tayo ng wordings, dapat meron siyang double quotation. Then, end by semicolon. Tapos, save. So, i-debug natin. So, check niya kung may error. So, wala. So, itong command na to, itong comment na yan, wala siyang effect sa development ng system. Kasi comment lang siya. Para malaman siya ng system na comment siya,
So, lalagyan mo siya ng double backslash. Yeah, double backslash na nakikita niyo dito. Okay? Tapos, yeah, itatype. Click niyo lang. So, click me daw. So, click me. Yeah, meron ka ng pop-up message na hello world. Then, click mo lang. Okay. So, pwede rin naman gusto mo, ay, changes na, yan. So, close natin. So, pwede mo rin naman ilagay dito, bawa, yan, lagay tayo na, pwede ka din naman maglagay ng label dyan kung gusto mo. Balik natin yung label, pwede rin naman, yan. So, i-hidden lang natin, ayan. Tapos, copy na lang natin yan. So, label 1.txt, yan. Tapos, yung message mo. Yan. So, para makita natin yung pinagkaiba. Okay? So, itong message.box para sa pop-up message. So, para may display yung pop-up message, meron kang, kanya, naka-close siya sa opening close parenthesis. Pag label naman, label.txt equals send yung kailangan natin. Tapos, double quotation. Tapos yung wording. Tapos, play. So, click me. Ay, hindi nakita yung pop-up. Yan. So, that's it. Yung paggamit ng pop-up. So, pagbubray natin yung ano, yun o, hello world yung dinisplay. Okay? So, nakuha po ba yung pinagkaiba? So, nung pop-up, yan. So, click natin. Click me. May pop-up message. So, ginamit natin para ma-display itong pop-up. So, ang tawag dito ay pop-up. Ayan. That's pop-up. So, para ma-display yung pop-up, gumamit tayo ng message box. So, ito message box. Ito yung i-lower dyan. Ikaw niya yan. Message box. So, para ma-display yung message, pinili natin yung show. Tapos, gumamit tayo ng opening close parenthesis. Then yung words na gusto natin. So yung every time na gagawa tayo ng words, dapat close siya sa double quotation. Then, end with semicolon. Tapos pag label naman, label 1.txt. Tapos, equal sign. Then yung words na gusto mo, pero double quotation naman. So in text, to display text. So every time na kailangan nyo mag-display ng text, regardless kung saan siya i-display, gagamitin siya ng .txt. Okay? So .txt sa lagi regardless kung saan niyo i-display yung output. Okay, so yan, display text. So nang niran natin yung program. So niran yung program. Yan. So click me, yan. Tapos nung close natin, din naman niya dinisplay yung hello world. Okay po. So, nasundan po ba yung paggamit ng message box? Tsaka yung paggamit ng label? Nasundan po ba yun? Po, sir. Okay po. Okay, so brain ulit natin yun naman. So, save natin. Okay. Okay. So, ngayon naman, kung kanina, yung output natin nasa message box, nasa label. So, ngayon naman, ang gagawin natin, magta-type tayo ng words, tapos i-display niya yung content. Okay? Sige, mag-new na lang tayo. So we have file, yun na lang tayo. So file, new project ulit. Yan. Tapos piliin lang si Visual C Sharp. Piliin lang lagi yung Windows Form Application. Okay. So dito lang po tayo, dito tayo mag-design. Okay. Tapos papalitan lang yung name. So any name will do kung ano yung gusto natin. O text box combo. Yan. Lagyan natin lang kahit anong pangalan. Then, click natin OK. Then, mag-create siya ng new form.
Okay, so lagi, pag every new project tayo, naka-default yung pangalan sa Form 1. Okay? So lagi yung Form 1 yung pangalan. Okay? So gagawin natin, maglalagay tayo ng text box, doon tayo magta-type. So gagawin lang natin yan. Siyempre, label. Tapos, bawa, name. Tapos, siyempre, lagyan natin yan. Text box. Yan, text box. So, ganun din, text box may properties yan. So, pwede mong palitan ng pangalan. Pwede mo lagyan ng laman sa loob. Pero ang naka-default siya, wala naman siyang display text. Ayun na, meron siyang font, font color. Ganun din. Okay, meron siyang background. Excuse me. Meron siyang background color. Meron din siyang background image. Okay, so ganun. Yan. For example, yan yung input mo na natin. Name. Input tayo ng name. Tapos, i-display natin, for example, sa text box. Ay, sa label yung text. So, ganun din. Lagay tayo ng label. Yan. Tapos, papalitan lang natin yung display text. Sa baba. You entered. Yan. Yan. Tapos, another label. So, ang output natin, nasa niya i-display sa level 3. Okay, so buburin lang natin yan. So, tandaan yung output natin sa level 3. Label 3, sorry. Yan. So, syempre, lalagyan natin siya ng button. Yan, button. Suggestion na lang kung saan yung gusto. Tapos, syempre, pwede lang natin. So, kahit anong pangalan, sabi nga, submit. Yan. So, meron tayong label 1, text box 1, label 2, tapos label 3. So, ang output natin ay nasa label 3. Okay, label 3. Tapos, pag pinindot natin yung submit, yung tinype natin dito, mag-display dito. So, yun ang ano natin. Okay. So, double-click lang yung submit. Yan, double click na submit. So, papansin nyo, ganun pa rin. Oh. May mga default codings na siya. Yan. Ito yung default natin na sa form, public. Pag binago tayo sa public, dami lahat. Ito yung para sa button. So, para sa kanya lang yon. Okay? So, gagawin natin. So, label 1.text. Okay? So, sabi natin kanina, si label 1, label 3. Yun. Sa label 3 tayo magdi-display ng output. Okay. So, para ma-display yung output, siyempre lalagyan natin ng dot text. Yan. Tapos equal sign. Ngayon, saan manggagaling yung message? Manggagaling yung message sa saan? Dito sa itatype natin kay text box 1. Yan. Text box 1. So, i-call lang natin is yung text box 1. Ayan. So, syempre dahil mag-input kayo ng text, so dot text pa rin. So, dot text. Then, ended by semicolon. So, di ba kanina may message tayo? Kasi yung message natin galing lang doon sa label. Pero ngayon, yung message natin galing sa text box. So, ganyan. So, yung output is lalagay natin kay label 3. So, lagyan natin ng kulay si label 3 para makita natin na siya yung output. Tapos, palitan natin ng font style. Bold 14. Yan. So, text box, dito tayo magta-type. Tapos, i-display niya sa label 3. So, kaya ang command natin, label3.text. Yan. Yung output kasi natin nasa label 3. Si dot text para sa display. Yan. Manggagaling siya sa text box 1. So, text box 1.text kasi para sa display pa rin. Okay? Tapos, ended by semicolon. Then, save. Then, play. Then, debug.
So, lagay-lagay na job. You have Peter, si Junior. So, type lang daw tayo. Then, click submit. So, yun na. Dinisplay niya na yung pangalan natin na Peter Versillas Jr. dun sa tinype natin. So, ang output daw natin ay i-display kay label 3. So, para ma-display yung message, so meron siyang dot text. Saan galing daw yung message? Galing sa text box. So, kaya ang equivalent natin ay text box 1 dot text. Lagi may dot text kasi for display yun, di ba? Tapos, nung pinay natin, so ayun na, so ito na yung lumabas. So nung pindit natin yung submit, lumabas yung name. Tapos you entered Peter Garcia Jr. Tapos so, in-enter natin, lumabas yung word na Peter Garcia. Okay? So nasundan po ba yon? Yes, sir. Nag-message sa chat. Mali ata yung episode ko. Okay. Attendance check. God bless po. Okay po. Okay, next. So, yun, no? So, ayusin natin para makita natin yung output. Yan. So, yan. So, nag-input tayo. Pangalan. Multimedia, yan. Multimedia. C-sharp. So, submit. So, yun. Display na yung multimedia. So, meron tayong label 1. So, ang label 1 natin is name. Ayan. Yung label 2 natin is yung you entered. Ayan. Then, yung label 3. Yung label 3, yun yung output. Okay. So, in label 3 yung output natin. Then, meron tayong text box. Yan. May text box. Then, meron tayong submit button. Okay? Tapos, pili natin. So, yun na. Meron na tayong text box. Tapos, meron tayong dinisplay sa label. Okay? So, nasundan po ba yun? So ano lang yun, lalaro-laruin lang natin yung label natin tsaka combo. Okay? So may tanong po ba doon? Sundan po ba tayo doon? Attendance check on this. Okay, next. So, kanina, display. Ngayon, di-display naman natin ulit sa text box ulit. So, ang input sa text box, ang output sa text box. Text box pa rin. Okay? So, syempre, bubarihin ulit natin. Burihin muna natin itong label. Ay, ito. Saan na siya? Burihin natin yung... Ayan, burihin natin yung label kasi ang output natin is nasa text box. Ayan. So, dadagdagan natin na panibagong text box. So, hanapin si text box. Ayan. So, pwede nyo naman pantay-pantay niya. Malalaman nyo naman kung, paano, kung pantay-pantay siya dyan. Yan. Tapos, pwede nyo i-design. Nasa inyo naman niya kung anong klase yung design. Yan. So, sabi niya kalaki submit. Yan. So na-adjust naman niya. So para mapantay-pantay naman niya, makita niyo naman yung guhit, di ba? May mga linings naman siya. So yung form 1, palitan natin ang pangalan. Personal details, for example. Kahit name lang yung tinotype natin. Yan. Personal details. Yan. So, we have label 1, text box 1. Label 2, text box 2. Then we have the button 1. So ngayon, mag-input tayo sa text box 1. Yung output natin nasa text box 2. Nabubulol ako.
Okay. So ganoon lang din, papalitan lang natin. So saan daw tayo mag-output? Ang output daw natin nasa text box 2. Yan dito, text box 2. Yan. So type lang natin using IntelliSense. So hanapin lang si text box 2. Yan. Siyempre, laging mag-input tayo ng text at text display. So lagi siyang may dot text. Yan. Tapos equal sign. Tapos, ganoon lang din. Hanapin naman si text box 1. Dot text. Then semicolon. Kung kanina, yung output display natin, so yung output display natin is on the label. Okay? So kaya ginamit natin na command. So yung command use is label 3. So dahil lagi magdi-display tayo dot text, ayan, equivalent to kung saan manggagaling. Okay, kung saan ang galing yung message, we have text box 1.txt. Okay, then end by semicolon. So parang ganun lang din. So pwede lang natin from label 3.txt, ginawa natin text box 2 kasi sa kanya yung i-display. Lagi mauuna kung saan manggagaling yung display. Tapos, yung equivalent niya kung saan, kung anong message or kung saan manggagaling yung content. Okay? Then, play. Type. Submit. So, yun na. So, in-enter natin Peter Garcia sa text box 1. Nung pinandit natin yung button, submit button, sa text box 2 na siya na display. Okay? Kung kanina nasa label 1. Okay? So, pwede nyo naman pagsama-samahin din. Ayan. Lagyan natin uli ng label para makita naman natin. Ayan. We have the label ulit. Ayan. Label. Table 3. Balik na lang natin. So, pag pinindot daw yung ano, yung button, yung submit button, magdi-display din daw siya sa label. So, ganun lang din ulit. Label 3.txt is equivalent to text box 1.txt. Yeah. Tapos, save natin. Yeah. So, pag clean natin, type ka lang ng message, Peter Garcia Jr. Submit. So, yun na. So, saan siya dinisplay? Dinisplay yung text natin. Display yung text natin sa text box 1. Ayan. Yung input text sa text box 1. Yung output sa text box 2 tsaka sa label 3. So, para ma-display is text box 2.txt. Mauna kung saan yung output. Ayan. Then, sa manggagaling yung message. Then, i-display daw yung output sa label 3. Ayan. Tapos, manggaling sa text box 1.txt. So, na-display natin yung message dun sa text box tsaka sa label. Okay po. So, nasusundan po ba yan? Okay. Wala lang po bang tanong? Sige, okay lang. Huwag nahihiyang magtanong. Sabi nga sa commercial ng Right Men. So, okay naman. Oh, pag ganun, may mga gagawin ko naman. So, nandito naman po yung mga, bibigay ko rin naman yung mga codes mamaya para ma-practice nyo rin. Okay? So, yan. So, paano naman kung dalawang button naman yung gamit natin? So, dalawang button naman. Okay. So, sabihin natin, meron akong submit button. Ayan. Eh, meron din akong another button. Ayan. Sabihin naman natin yung button na to ay clear. Yan, so clear naman siya. So meaning, sa pag-clear,
Yeah, for example. Type, magta-type ulit tayo. Peter Garcia, example. Tapos pinindot ko submit, may display. So pag pinindot ko naman yung clear, i-clear niya itong mga to. Okay? So meron tayong display sa label 3. So adjust na lang natin. Yan. So para double click lang natin. So mapapansin nyo, ayun, no, meron na siyang button to click. Then button mag-click. Kaya di ba sinasabi ko kanina, bakit kailangan natin palitan yung pangalan para at least alam natin kung saan tayo nag-edit. Di ba? Kung anong part tayo nag-edit. Pero minsan din naman kasi papansin nyo, ayun, no, nag-direct siya sa cursor. No? Ayun. So nang pinindot ko yung, pinindot natin yung submit button, andun yung cursor sa button 1. Pero baka minsan nalito tayo, ano yung napindot ko? So kaya ngayon yung purpose kung bakit natin siya pinapalitan in the first place. So bago natin da i-double click to mga to, make sure na napalitan nyo muna, napalitan na yung name. Okay, chapter, bago siya i-double click. Okay? So dito tayo sa clear, double click the clear. Yeah. So ang gagamitin lang natin ay ito lang, yung command, tatawagin lang natin, i-clear natin. So i-clear natin si text box 1. That text pa rin kasi nga meron siyang display message. Okay? So that text is para sa display message, di ba? Yan. So ang kailangan natin is word na clear. Yeah, text box clear followed by double open and close parenthesis, then semicolon. Then ganun lang din gagawin natin kay text box 2. That clear. Yan. So yan. So yun yung para sa clear. So gumamit tayo ng yan. So type tayo Peter Garcia submit. Diba? So gumamit tayo ng text box 1 clear, text box 2 that clear. So pag pinindot natin si clear, mabubura yung text box 1 and text box 2. Tapos pwede ka na uling mag-type. Diba? Submit. Pwede ka nang mag-type. So sir, ba't hindi nabubura yun sa baba? So ang kailangan na, pwede din siyang mabura yung laman ng label. Okay? So para mabura yung label, ang gagamitin lang natin, so tatype lang natin ay, kung sa text box, ang gagamitin natin ay clear. Yan, clear. Okay? Sa clear tuloy. Sa label, ang gagamitin lang natin ay label. Kung ano yung i-clear natin, that text, ayan, equal sign, then, double quotation, then, semicolon, then, close, then, play. So, Peter, submit. So Peter, clear. So nawala na yung laman. So text box 1 that clear, buburahin yung text box. Text box 2 that clear, buburahin yung clear. Then label 3 that text, tapos yung blank na message, so buburahin niya yung laman ng label. Ibig sabihin, pinalitan niya. Diba ito na ginawa natin kanina, diba? Pinalitan. So ganun din. Pilitan niya ng empty message yung text box. Kaya, so yan. So pwede na tayo mag-type. Sa text box and label. Clear. O visual C#. Submit. Clear. Okay. So yun. So ang ginamit natin, para makapag-input tayo, gumamit tayo ng text box. Yan, text box yan. Then, para ma-display yung output sa text box saka sa label, anong ginamit natin? Gumamit tayo ng text box 2.text kasi sa kanya i-display. Then saan galing ng message sa text box 1? Okay? Sa label 3.text naman,
So gumamit tayo ng textbox.txt. Yan. Kasi galing kay textbox yung message, tapos galing sa galing textbox 1 yung message, i-display sa label 3. Tapos galing sa textbox and message, i-display sa i-display sa textbox 2. Kaya lagi mauna kung saan i-display at saan galing yung message. So i-display sa textbox 2, galing yung message sa textbox 1. I-display yung message sa label 3, galing sa textbox 1. Ang paggamit ng .text is para makapag-input at para makapag-display tayo ng series of character. Ano yun? Kaya di ba sabi ang haba, kahit mahaba in-input mo, walang problema. Okay? Para ma-clear naman, yung ginamit natin ay .clear. Okay, .clear yung ginamit natin. Textbox.clear. Kung ilang text box ang gamit nyo, ganun din kadami yung output. Okay? So kung tatlong text box yan, textbox1.clear, textbox2.clear, textbox3.clear. So parang ganun lang, puro clear lang siya ng clear. Okay? Then kapag label, ito lang yung gagamitin. Okay? So, yan. Eh, pwede mo na laro-laruin yung ano, yung content natin. Diba? So, pwede mo. Saan ba mga gusto mong gamitan pa? Pwede ba laro-laruin na lang siya katulad ng mag-ginawa natin. Yun. Diba? So nag-input tayo sa text box. Katulad ng ginawa natin kanina, di ba? So kanina, di ba? Label lang tayo. So ngayon, pwede mo rin i-display laman ng text box mo. So yan, bawat message that show. So ulit. Or pop up. So gagamit tayo ng message box that show. Yan. Tapos kung sa anong message yung gagamitin mo, then followed by semicolon. Normally, ganyan yung setup natin. May double quotation, di ba? So dahil galing sa icon yung gamit natin o galing sa toolbox, so ginamit lang natin ay message box that show, then text box 1, text box 1.txt. So para may display na siya, so nung nag-play tayo, so nung nag-play tayo ay so Peter. Yeah, submit. So may text box, ay may pop-up message ka. So 'yun. So tas sabi ko kanina, pwede mo na pagsama-samahin lahat 'yung ginawa natin. So ang gusto mong mag-display. Sama-samahin natin 'yung ginawa natin. So saan ka magdi-display? Di-display ka sa text box, magdi-display ka sa label. Yeah. Text box 2 dot text. Yan. Equal sign. Saan galing yung message? Pwede mo lang kopyahin na lang to. Yan. Saan pa mag-display sa label 3? Dot text pa rin. Yan. Equal sign. Then saan galing yung message? Yan. Tapos, kiklear mo. So, ganun lang din. Copy, paste. Text box 2. Tapos, label 3. Label 3.
So equals sign naman, tapos double quotation, then semicolon. O save. So type natin, so Peter Garcia Jr. Nung sinubmit, may pop-up message. Ayun, Peter Garcia Jr. Nagpop-up yung Peter Garcia Jr. Na-display sa text box 2. Pag pinindot natin yung OK, lalabas yung label 3. Tapos pag clear natin, mabubura na uli. Tapos pwede ka na uling mag-type na panibago message. Submit. Yan, Visual C Sharp. OK. So na-display uli sa label. Tapos clear. Tapos type ka na. So yun yung cycle. Type na ng type na type. Okay? So nasusundan po ba yun? May question po ba doon? Nasusundan po ba yung ating lecture? Yes po, sir. So pag may tanong, huwag kayong mahihiyang magtanong. Kung may part na nagugulang kayo or masyado bang mabilis yung content nung data natin. Okay? Okay, so dagdagan natin ang dagdagan yung button. Pero ito mga simple command lang to para at least matandaan lang natin. So pag text box, sir, pwede po ba yung username? Yes po, pwede po manong na yan. Gagawa po tayo throughout. Okay? Gagawa po tayo ng mga username. Parang gagawa tayo ng multi-forms. Mag-input tayo sa form 1 ng kasutod tinatanong ni Charlie. May tanong siya kung pwede ba username and password. Yes, pwede yung username and password. Pero syempre kailangan natin discuss muna yung mga basic bago tayo dun sa ano. Kasi magkakaduktong po yung bawat content po nun. Okay? So, maano po natin yan, username and password sa mga susunod na pag na-discuss na natin yung mga entire lecture. Gagawa tayo ng mga ganyan. Okay? Kasi ano yun eh, form 1, tapos may form 2, tapos may form 3, ganyan. So medyo mahaba yan. Okay po. Then last is, syempre, yan. Gusto nyo naman na i-exit na siya. Normally naman kasi pag exit button, minsan ano na lang yun, optional na lang yan eh, paggamit na exit button. Minsan, kahit ito na lang eh, yung X na yan, pwede na yan eh. Di ba? Pero yung mga ibang ano, yung mga ibang developer, yung mga ibang programmer, so aside pa mag-create ng exit ng plan na yon, ginagawa nila, naglalagay pa rin sila. So parang multitask, hindi ba multitask? Multi-exit lang siya. Bawa yan. So, sasabit-sabit lang ako. Ay, saan na siya? Loading. So, submit. Pag ano, ito yung para may display natin. Yung clear, para ma-clear yung content. So, pag may nandiyan yung exit, automatically magko-close in form. O, pwede rin naman ito. Yan. So, gagawin lang natin. Double-click lang yung exit. Yan. So, meron siyang pop-up na yun sa button 3. So, mapapansin nyo, yung sa private void natin, kung ano yung ginagawa natin, dun lang. Diba? Yung pinagkaiba natin. Sabi, pag public, kung anong ginawa, gagawin natin sa, maglalagay tayo dito sa form 1 ng kumat, damay-damay lahat. Pag sa private, kung ano yung laman nun, sa kanya lang. Habawa, itong laman ng button 1, sa button 1. Laman ng button 2, sa button 3 lang. Then sa button 3 is exit. So para mag-exit lang naman, yan lang po ang gagamitin natin. Yan. So para to exit or to close form, so ang gagamitin natin ay this.close. Sa clear, kung anong i-clear mo, that clear. Sa close naman, this close. Okay, so pag pinay natin.
So type Peter, submit, may pop-up. Ayan, pop-up message or message box. Nung click natin OK, display yung label. Nung pinilit ko yung clear, na-clear siya. Then pinilitin ko yung exit. Then automatically, nag-close na yung program. Okay, so nag-close na siya. Then bumalik ulit dun sa command. Then, yun, ulit, pwede ka na uling mag-coding. Diba? Tapos yan. Kung may dadagdag ka pa, or kung may anything else ka pa, pwede mo ka na uling mag-coding. So, submit para may display yung text kung saan mo siya igugusto. So, ang ginawa natin, may tatlong parang tayo para dinisplay yung text. Dinisplay yung text sa pop-up message using a pop-up message. Nag-display tayo, i-display natin using text box tsaka using label. So, yung icon na kailangan natin para ma-display yung text, that text. Okay? Para ma-show naman yung message box, syempre, pinindot lang natin i-show. Tinate natin extension nila show. Para ma-clear naman yung form, ang ginamit natin ay that clear sa text box. At para ma-clear yung label, ano lang, blank lang siya, walang laman yung double quotation. Then, para may close the entire form, gumawa tayo na disclose. Ito, ano naman to, optional lang naman to, pero majority kasi ng mga developer, pag gumagawa ng program, may mga exit button. Meron kasi, meron na yan eh. Meron ka ng X dito, pero pwede mo rin namang dagdagan pa ng button dito. Then, exit. So automatically, magbaback na siya dun sa form natin. Then, pwede nyo napakilaman na lang. Pag tapos na kayo mag-design yan, pwede nyo na napakilaman yung properties ng form nyo. Kung ano yung mga, ano kung gustong kulay ko sa form. Yan, pwede nyo siyang gawan. Diba? Kasi ito sa form. Napapansin nyo, pinakilaman natin properties kasi yung form. Form. Kaya yan, nakapublic kasi yung form. Kaya natin na per color. Background color, yan. Tapos, sa button, pwede mo siya lagyan ng background color. So, tatandaan lang, pag sa pamag-design tayo, ang paggamit ng kulay, depende sa project na gagamitin natin. Okay? Yung paglalagay ng kulay sa button, paglalagay ng kulay sa text box, paglalagay ng kulay sa form, nakadepende to kung ano yung ginagawa natin project. Okay? Kung anong klaseng project yung gagawin natin. Ganun kulay lang yung gagamitin natin. Okay? Kaya di ba sabi natin sa introduction last time, as overview, when regarding sa pag-design, ano lang tayo, magsasuggest lang tayo ng mga bagay na pwedeng gamitin. Okay? Pero hindi natin ipipilit yung gusto natin. So, sa pag-design tayo, sa paggamit ng kulay, nakadepende yan kung anong klaseng project yung gagamitin natin. So, minsan kasi ang paggamit ng kulay, nakadepende sa kulay ng company. Di ba, bawat company may mga trademark color yan. Di ba? Kung, di ba, may election. Kapag naka-pink ka, ibig sabihin, kakamping ka. Pag naka-red ka, pag-BBM ka. So, associated yung bawat color. So, ganun din, kapag mag-design tayo, each color na gagamitin is associated dun kung sino or kung saan gagamitin yung project. Okay? So, yan po yung submit. Nag-input tayo sa text box 1, yung output dinisplay sa text box 2, may message box. So, pag pinindot ko yung OK, lalabas yung output sa label 3. Pag pinindot ko yung clear, mabubura lahat ng text. Pag pinindot ko yung exit o itong X na to, automatically the program will close. Okay po? And that's the end of chapter 2. The first creation of our GUI sa form. Okay? So yan. So chapter 2 is all about getting started with forms and controls. So na-discuss natin. We have the button, we have the text box, we have the label, and we have the pop-up message. So that's it. That's the end of chapter 2.